Welcome po sa ating weather update ngayong araw na to, December 23, 2016. At alamin na po natin ang nagigilagay ng panahon natin, lalo na nasa dating na Pasko. Dalawang araw na lang bagong Pasko, kaya alamin natin yung epekto, yung magiging epekto nitong paparating na bagyo. So, medyo may kalungkutan ng Pasko dahil may bagyo tayo, pero wala tayong magagawa dahil hindi natin maiiwasan yung ganitong klaseng pagbabago ng ating panahon. Dito ngayon, ang amihan umiiral dyan sa may extreme northern zone. May mga pagulang ka dyan na medyo may katamtaman. At meron rin po dyan, maaalo na rin po dyan sa northern zone, kaya meron po tayong gale warning. Bahal po kumalaot ang mga maliliit sa sakip pandagat. At kapag nag-raise na po ang pag-asa ng public storm warning signal, ang Bicol at ang eastern section or eastern Visayas, yung kanilang seaboards dyan, baka po hindi na po talaga hindi kayo papayagan maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat. At alamin na po natin magigilagay ang panahon dyan sa Visayas at Mindanao, may mga pagulan ka, mga mahihina lamang po yan, hindi po masyado malalakas, maliban sa Mindanao dyan sa may Sacsayhuaman at Caraga region, may mga minsan malalakas sa thunderstorm. At sa Luzon, maaliwalas ang panahon, mababa pa rin dyan sa mga pagulan ngayong oras na to. At sa susunod na araw, posibleng mga mababa ang pagulan dyan sa may Luzon. Pero sa unang direct effect nitong bagyo, posibleng magkaroon na ng mga pagulan. At alamin natin ang latest ng bagyo dito sa ating papakita sa inyo. At sa latest satellite image ng bagyong si Nina, doon po siya malapit sa, medyo may kalayuan pa sa kalupaan, pero posibleng magtaas na po ng babala ang pag-asa. At sa model track guidance ng bagyong si Nocten, ano, makikita po natin, kakapasok naman kayo sa Philippine Air Force kanina umaga, at posibleng mag-landfall ng bagyo. Araw po yun ng Pasko dyan sa may Bicol region, at sa Monday, tatawid naman po dyan sa Southern Luzon ang bagyo malapit sa Metro Manila. At ito po yung forecast track ng bagyo Nina sa iba't ibang weather agencies, yung pag-asa. Kung doon natin ay posibleng maging typhoon category pa itong bagyong Nina bago mag-landfall dyan sa may Bicol region. At tatawid pa ng Metro, direct effect or direct hit ng bagyo dyan sa may Metro Manila at ilang parte na Central Luzon at Southern Luzon. Dito sa Joint Typhoon Warning Center, makikita natin parehas lamang ng pag-asa, posible pa rin sa malapit sa Metro Manila. At dito sa Japan Meteorological Agency, meron halos parehas lang sila dyan sa Southern Luzon ang direct effect ng bagyo. At ang update po natin, ang lakas ng bagyo na si bagyong Nina, may lakas na po yung umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna, at may pabugsong 120 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Kuning namataan po yan sa layong 840 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. At ito po ang GEM or yung hurricane model ng GEM. Makikita natin posibleng magkaroon ng epekto yan dyan sa Metro Manila, dyan ang bahagi ng Southern Luzon, ngayong Kapaskuhan. Kaya maghanda na po tayo sa mga malalakas na pagulan at may pabugso ng hangin. Dito sa GFS o Global Forecasting Model, posibleng pang lumakas ang bagyong Nina o na may international name na Nocten bago mag-landfall dyan sa may Bicol region. Siguro araw ng Pasko yan. Hanggang Lunes dyan sa may areas ng Manila at ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. As a hurricane weather weather researcher for forecasting model, makikita natin ay posibleng maging malakas pang bagyo to at tatama dyan sa may Southern Luzon. Una-una yung Bicol region na makakaranas ng mga pagbugso at malalakas na hangin, at bahagi naman ng Southern Luzon. Pagdating naman after ng araw ng Pasko, tumatawid naman dyan sa may Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila. At ito po ang Joint Typhoon Warning Center. Kung makikita natin, kaya natin ilapit yung kanilang forecast. So makikita natin, posibleng daanan po na mata ng bagyong si Nina ang Metro Manila. Kung pamamanatili pa po niya ang lakas niya at kanyang bilis, kung ganyan po nakikita senaryo, medyo malapit na po sa lupa at baka mabawasan na yung pagkakataon na mag-recur itong bagyo. At alamin na natin kung gaano karami ang ulan na po pwede ibagsak ng bagyo. Posible sa Sabado, posible maramdaman nila yung mga pag-ulan.
Umaga pa lang dyan sa may eastern section, lalo na yung Birak Catanduanes, yung Bicol region, tsaka east of Visayas. At pagdating naman ng Pasko, araw ng Pasko, tumatawid naman yung Baguio dyan sa may Bicol region, mga malalakas na pag-ulan, torrential rainfall, intense tsaka heavy, at Metro Manila may mga moderate, may mga malalakas na kung minsan malalakas na mga pag-ulan sa Metro Manila. Abangan na po yan sa mga susunod na araw. Basta po yan sa nakikita nyong kulay yellow, may mga moderate o katamtamang pag-ulan, yung heavy, yung kulay orange, tas yung intense, at saka yung purple, and po yung torrential, yung mga malalakas na mga pag-ulan na naaasahan natin. Ito po ang latest satellite image ng NOAA sa bagyong Nocturne. At sa ngayon, alamin natin ang update tungkol sa bagyo ayon sa PAGASA. At nag-issue na po ng pabala ang PAGASA sa bagyo. At 4 PM, muling namataan ang center ng Severe Tropical Storm Nina sa layo na lamang 700 km east of Borongan City, Eastern Samar. At taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin umabot na sa 105 km per hour near the center at pabugsong 130. Kumikilos po siya pa west northwest sa bilis na 20 km per hour. Nagtaas na ang babala ng PAGASA sa ilang parte ng Luzon at Visayas. At signal number 1 na po dyan sa may Catanduanes at Sorsogon sa Luzon at sa Visayas, Northern Samar and Eastern Samar. Medyo maalo na po dyan ang karagatan, kaya makakansela na po yung ilang biyahe patungo dito ngayong Kapaskuhan. At alamin naman natin ang Windy TV forecast map kung makikita natin kung gaano pa kalakas na po pwedeng iipon ng bagyo bago maglandfall sa ilang parte ng Luzon at Visayas. Sa 24 Disperas ng Pasko, malapit dyan sa Birak Catanduanes sa sentro ng bagyo. At sa araw ng Pasko, tumatama na yung sentro dyan sa may Bicol region. Mga malalakas na mga pag-ulang asahan ngayong Kapaskuhan. Kaya mag-ingat po tayo. Pero sa Metro Manila, may mga... Pero sa araw ng Pasko, baka may signal number na dito sa Metro Manila. Sa 26... Pagkatapos tumawid sa Bicol region, posibleng unti-unti na maramdaman niyang sentro ng bagyo or lakas ng hangin at ulan sa araw po yan or after ng Pasko 26. Mga malalakas na mga pag-ulan ng asahan yan sa Metro Manila pagkatapos tumawid sa Bicol region. Pagkatapos po yan tumawid sa Bicol region 25, tas 26, andyan na po yan sa Metro Manila. Kaya asahan nyo na po yung mga pag-ulan. Mga torrential mga pag-ulan na 60 to 100 millimeters na po pwede ibaksak ng bagyong Nina. At may kalakasan yan sa pagiging typhoon category. Baka magkaroon pa yan ng malakas na hangin bukod sa malakas na mga pag-ulan. At sa update ng tropical tidbit sa bagyong Nocturne, ito na po ay 60 knots. May katumpas na po yan sa mahigit 100 kilometers sa malapit sa gitna at ang kanyang central pressure 988 millibars. At yan ang latest mula sa Typhoon Watch. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo ngayon sa bagyong ito dahil ilang araw na lang ang Pasko na at meron pa tayo nagbabadyang bagyo. Kaya maraming salamat po ang Typhoon Watch. God bless at mag-ingat po kayo.